Hey guys, this is Patrick Magdenberg, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button, at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Hindi pa nagsisimula ang UAAP, NCAA at ang bagong season ng MPBL. Pero dahil may ilang prospects ako nakausap na nag-declare na this draft at may ibang plano naman i-skip ang draft, ay medyo malaki ang nabago sa ating big board. Pero bago natin simulan ang ating ranking, ay ipapakita po muna namin ang mga prospects na muntik nang nakapasok sa ating top 60. Sa rank 60 ay ang 6-foot point guard na si JB Vidal. Sa mga past MPBL season ay nakilala si JB bilang isang reliable scorer. Pero sa last MPBL Invitationals ay pinakita niya ang naging improvement ng kanyang on-court decision making. Sa rank 59 ay ang 6'5 center na si Kevin Villafranca. Sa rank 58 ay ang 6'4 power forward na si King Destacamento. Limited lang ang naging playing time ni King sa MPBL Invitationals. Pero di ito naging hadlang para maipakita niya ang kanyang athleticism at versatility sa depensa. Sa rank 57 ay ang 6'5 power forward na si Dennis Santos. Sa rank 56 ay ang 6'2 small forward na si Carlo De Chavez. Malaki ang naitulong sa draft stock ni Carlo dahil sa paglalaro sa PBA 3x3. Posibleng tumaas pa yan kung mas maganda ang ipapakita niya sa second conference. Sa rank 55 ay ang 6'5 power forward na si Ronan Santos. Sa rank 54 ay ang 6'3 small forward na si Ejiboy Mojica. Sa rank 53 ay ang 6'5 power forward na si Mark Nacruz. Sa rank 52 ay ang 6'2 small forward na si Jaymar Himpayan. Sa rank 51 ay ang 6'4 power forward na si Rafi Octubre. Sa rank 50 ay ang 6'5 power forward na si Chris Lalata. Sa rank 49 ay ang 6'4 power forward na si Edward Dixon. Matagal nang di naglalaro sa Pinas si Edward. Kaya nagulat ako nang nakita ko siyang maglaro sa team ng Muntinlupa sa last MPBL Invitationals. Kaya't most likely ay makita na natin ang Phil-Am hustle forward na si Edward sa upcoming draft. Sa rank 48 ay ang 6'4 power forward na si Donochea. Sa rank 47 ay ang 6'2 small forward na si Juju Bautista. Isa ang Phil Samoan energy guy na nag-confirm sa akin na sasali na sa 2022 draft. Pero dapat ay makapaglaro man lang siya sa upcoming MPBL season para mas pataasin pa ang kanyang stock. Sa rank 46 ay ang 6'2 point guard na si Jamil McHill. Kinonfirm na din sa akin ni Jamil ang pagsali niya sa upcoming draft. Pero dahil wala pa siyang nalalaroan sa Pinas, ay nakikita kong port o fifth round lang siya pwede makuha. Sa rank 45 ay ang 5'11 shooting guard na si Lawrence Victoria. Maganda ang naging performance ni Lawrence sa MPBL Invitationals gamit ang kanyang slashing at outside shooting. Pero ina-expect ko na mas lalong tataas pa ang kanyang draft stock once mag-start na ang NCAA. Sa rank 44 ay ang 6'3 small forward na si Noah Webb. Sa rank 43 ay ang 6'4 power forward na si Gianna Pasible. Sa rank 42 ay ang 6'2 small forward na si Jason David. Nagkaroon naman ng decent performance si Jason sa last MPBL Invitationals. Pero ngayon na maglalaro na siya sa PBA 3x3 para sa Ginebra, ay mas mabibigyan siya ng exposure maipakita ang kanyang mga hustle plays. Kaya di na ako magugulat kung malaki ang itaas ng draft stock ni Jason. Sa rank 41 ay ang 5'10 shooting guard na si Jolugo. Sa rank 40 ay ang 6'3 small forward na si Sherwin Concepcion.
Sa rank 39 na yung 6'1 shooting guard na si Kurt Loera. Maraming bagong wing recruit ang Lasal this offseason. Kahit maraming makakaagaw sa playing time si Kurt, pero kung tataas ang role niya sa Green Archers sa next UAAP season at maging starting 3 NBA wing ay pwedeng tumaas pa ang stock niya. Sa rank 38 ay yung 5'9 point guard na si Axel Inigo. Matagal din na bakante si Axel sa basketball pero pinakita pa rin niya ang kanyang reliable outside shooting at good on-court decision making sa last NPBL Invitationals para sa team ng Iloilo. Sa rank 37 ay yung 6'1 shooting guard na si Brent Paraiso. Maganda naman ang pinakita ni Brent sa last NPBL Invitationals. Kilala naman siya sa kanyang 3-and-D game pero ngayon ay mas nag-improve ang kanyang shot creating skills. Mas tataas pa ang stock niya kung madadala niya ang improvement na yan sa upcoming NCAA season para sa Letran. Sa rank 36 ay yung 6-foot point guard na si RJ Ramirez. Kahit kasama si RJ sa AICC na nag-champion sa PhilBasket ay hindi naman siya nabigyan ng playing time dito. Pero sa MPBL Invitationals para sa Jensen ay pinakita niya ang kanyang scoring skills basta mabigyan lang siya ng decent playing time. Sa rank 35 ay yung 5'10 point guard na si Jasper Parker. Matagal nang hindi naglalaro sa Pinas si Jasper at kung magpapatuloy ito ay posibleng bumaba ang draft stock niya. Pero kung may malalaroan siya bago ang draft ay pwedeng mapick pa din siya sa 3rd round dahil isa na rin naman siya sa may pinakamataas na basketball IQ sa lista to. Sa rank 34 ay yung 6'1 shooting guard na si Ives Sason. Last MPBL Invitationals ay pinakita ni Ives na siya pa rin ang best shooter sa MPBL. Para sa akin ay sapat na ito para mapick siya sa 3rd round sa upcoming draft. Sa rank 33 ay 6'2 small forward na si Jonah Clarito. Papapil basketman, MPBL o PBA D-League ay daladala pa din ni Jonard ang hustle at energy niya. Kaya't mahirap palagpasin si Jonard sa 3rd round ng upcoming draft. Sa rank 32 ay 6'1 shooting guard na si Joseph Nunag. Malaki ang tinaas ng stock ni Joseph dahil sa paglalaro sa NBL New Zealand. Kahit kung sasali na siya sa draft, ay posibleng sa 3rd round ay makuha na siya. Sa rank 31 ay 6'0 combo guard na si Cameron Valles. Limited lang ang naging exposure ni Cameron sa PBA D-League. Pero gaya ni Brian Enriquez na napick ng mataas kahit wala masyadong exposure, ay pwede din subukan ng mga PBA teams na mag-take ng risk dito sa Phil and Prospect na pwede din maglaro ng point guard at may high basketball IQ at may reliable outside shooting din. Isa rin si Cameron sa nag-confirm sa akin na siguradong sasali na sa upcoming draft. Sa rank 30 ay 6'5 power forward na si Pat Magdenberg. Limited din ang nakuhang exposure ni Pat sa Ateneo, pero kung lalaroin niya ang kanyang final season, ay mas magpapakita niya ang kanyang inside at outside game na siguradong papataas ng kanyang draft stock. Sa rank 29 ay 6'6 center na si J-Boy Book. Dahil sa kanyang mga ball dominant teammates ay di masyadong nabibigyan na exposure si J-Boy. Pero if magiging solid backup center siya this upcoming UAAP season at matulungan ng UP makuha ang kampiyonato, ay pwedeng makuha siya kahit sa second round. Sa rank 28 ay yung 5'10 combo guard na si Jolly Mendoza. Dahil sa Academicus ay di nakapaglaro si Jolo sa last UAAP season. Pero kung magiging part siya ng main rotation ng Ateneo this upcoming season ay di na ako magugulat kung mapick siya sa second round. Sa rank 27 ay yung 6'3 shooting guard na si Paul Gulpo. Ayos na ang Philippine passport ni Paul. Ang problema lang ay di na siyang makakalaro sa team ng San Miguel sa PBA 3x3. Ito na sana ang chance niya mas mapataas ang kanyang draft stock at maging surefire early second round pick. Sa rank 26 ay yung 6'5 power forward na si Ray Bienes. Dahil di pa nagsisimula ang UAAP ay medyo malayo pa sa ranking si Ray ngayon. Pero once mag-start na ito ay expect natin na bilang leader na ng FEU ay malaki ang itataas ang draft stock ni Ray lalo na kung pumasok sila sa Final Four. Sa rank 25 ay yung 6'7 center na si Christian Bunat. Limited lang ang nakuha ang playing time ni Christian sa San Juan para sa PhilBasket at MPBL Invitationals. Pero may chance pa siya pataasin ang kanyang draft stock kung mag-i-improve siya sa next MPBL season. Sa rank 24 ay yung 5'11 point guard na si Tyler Tio. Sa last UAAP season pa huling naglaro si Tyler. Kahit kailangan talaga niya malaro itong upcoming UAAP season upang mas tumaas pa ang kanyang draft stock. Pero dahil sa kanyang winning mentality at high basketball IQ, ay malabong palagpasin siya sa second round ng mga PBA teams. Sa rank 23 ay 6'4 power forward na si Ato Ular.
Sa Las MPBL Invitationals ay wala pa rin nagbago sa performance si Ato dahil every game ay nakakapag-contribute pa din siya sa larangan ng hassle at rebounding. At maliban pa dyan ay nakuha din niya ang Defensive Player of the Year sa MPBL. Sa rank 22 ay ang 6'5 power forward na si JM Calma. Bilang starting power forward ng San Juan, sa MPBL Invitationals ay naging consistent contributor si JM. Gamit ang hassle at inside scoring ay halos may double-double siya every game, kahit malalim ang big man rotation ng San Juan. Sa rank 21 ay ang 5'10 point guard na si Franyo. Maasaan pa din sa scoring si Fran sa last MPBL Invitationals at mas nag-improve na din ang decision making niya. Mas tataas pa ang stock niya, ipapag-champion niya uli ang Letran sa upcoming NCAA season. Sa rank 20 ay ang 6'3 power forward na si Mark Dyke. After ng NBL Philippines at ay dinominate din ni Mark ang ibang big man sa MPBL Invitationals, kitang-kita na PBA ready na siya at malabong hindi makuha sa second round sa upcoming draft. Sa rank 99 ay ang 6'7 center na si Christian Parry. Malaki ang nilapad ng pangangatawa ni Christian at nagamit niya yan sa last MPBL Invitationals. Maliban pa dyan ay mas nag-improve din ang post-game niya. Pwede pa tumaas ang draft stock niya sa upcoming NCAA season. Yan ay kung mapag-champion niya ang left run na siya ang starting center. Sa rank 18 ay ang 6'5 small forward na si Tyrosin. Last draft pa lang ay projected second rounder na siya. Pero this upcoming draft ay matutuloy na yan dahil bukod sa eligible na siya, ay ang mga athletic defensive wing gaya ni Tyros ay mataas talaga ang value sa PBA ngayon. Sa rank 17 ay ang 6'6 center na si Henry Galinato. Hindi pa nakakalaro si Henry sa Pinas. Kaya't ang one and done season niya ang magiging basehan kung magiging first rounder ba siya sa next draft o hindi. Sa rank 16 ay ang 6'5 power forward na si Rafi Verano. Malaki ang posibilidad na si Rafi ang maging starting power forward ng Ateneo sa upcoming UAAP season. Pero kung gusto niya pa tumaas ang kanyang draft stock, ay dapat maging isa siya sa go-to guy ng Blue Eagle sa paparating na season. Sa rank 15 ay ang 6'2 small forward na si Sean Ildefonso. Sa pag-alis sa NU ni Dave ay sigurado magbe-benefit ito sa draft stock ni Sean. Dahil bukod sa mas malaking playing time na ang makukuha niya, ay madadagdagan din ang touches niya sa book. Sa rank 14 ay ang 6'1 shooting guard na si Gian Mamuya. Kahit madaming talented din players ang nirecruit ng Ateneo ay siguradong kay Gian pa din mapupunta ang starting shooting guard position ng Blue Eagles. At kung matutulungan niya ito mag-champion uli, ay nakikita kung pwede siyang matpick sa first round. Sa rank 13 ay ang 5'11 point guard na si Encho Serrano. Tumaas ang draft stock ni Encho dahil sa pagka-finals MVP sa NBL. Patuloy pa yung tumataas dahil sa last MPBL Invitationals ay malaki na talaga ang in-improve ng kanyang playmaking skills. Kahit di na ako magugulat kung mapick siya sa first round sa upcoming draft, lalo pa ngayon at maglalaro na siya sa 3x3 team ng Ginebra. Sa rank 12 ay ang 6'7 power forward na si Gio Ambuhot. Kahit sabihin natin hindi nagkaroon ng breakout game si Gio sa field basket, ay di natin maaalis ang high ceiling at versatility ni Gio, na siguradong pag-iinteresan ng mga PBA teams kunin sa first round. Pero may chance pa siya mag-improve dahil may one playing season pa siya matitira sa Letran. Sa rank 11 ay ang 6'3 small forward na si Justin Butang. Malaki ang tinaas ang stock ni Justin sa last MPBL Invitationals dahil bukod sa kanyang pinakitang elite level athleticism at slashing ay na-showcase niya din dito ang kanyang defensive skills. Kaya kahit di na siya maglaro sa Benil, ay nakikita kong surefire first rounder na siya. Sa rank 10 ay ang 6'7 center na si Justin Arana. Kahit sa field basket at MPBL ay kita naman na nakakasabay pa rin si Justin sa physicality laban sa mga ex-pros. Kahit expect natin na mas madodominate niya ang upcoming NCAA season gamit ang kanyang post moves na mas lalong papataas ng kanyang draft stock. Sa rank 9 ay ang 6'8 center na si Brandon Bates. Dahil sa paglalaro sa mga competitive leagues sa Australia ay malaki na daw ang in-improve ng overall game ni Brandon. May papakita na niya yung improvement na yan sa kanyang final year sa Rasal. Sa rank 8 ay ang 6'1 shooting guard na si Richie Rivero. Na-expose sa last UAAP season ang lack of good decision making ni Richie dahil sa dami ng mga attempted 4 shots. Kaya itong upcoming season na ang kanyang final chance maipakita sa mga PBA scouts na pang top 5 pick ang talent niya.
Sa rank 7 na yung 6'4 small forward na si Kentapin. Malaki talaga ang tinaas ng draft stock ni Ken dahil sa paglalaro sa NBL New Zealand. Lalo pa at nag-champion siya dito. Ngunit kakapirma niya lang uli sa kanyang NBL team. Kaya't may chance na mag-skip uli siya sa draft. Pero kung makasali na siya sa draft ay surefire first rounder na siya. Sa rank 6 ay yung 6'5 power forward na si Kaylan Chongson. Medyo nag-i-struggle ngayon ang team ni Kaylan sa T1 League. Pero maraming PBA teams pa rin ang nangangailangan ng mga energy guys gaya ni Kaylan. Kaya di na ako magugulat kung mapick pa din siya sa top 5 ng upcoming draft. Sa rank 5 ay ang 6'5 power forward na si Lawrence Domingo. Malaki ang value sa PBA ng mga hustle player na talagang lagi binibigay ang lahat. Gaya nila Cliff Hodge, Jackson Corpus at Calvin Abueva. Kahit maliit ang chance na hindi makuha itong si Lawrence sa top 5. Isa din siya sa nagsabi sa akin siguradong sasali sa upcoming draft dahil currently ay nag-aayos na siya ng kanyang Philippine passport. Sa rank 4 ay 6'5 small forward na si Jeremiah Gray. Unfortunately, sa umpisa pa lang ng PBA 3x3 ay tinamaan si Jeremiah ng ACL injury. Maganda pa naman ang pinapakita niya dahil tinulungan niya ang Talk and Text maging kampiyon sa first leg ng PBA 3x3. Pero kahit na injured siya ay malabo pa rin bumagsak ang kanyang draft stock. For sure ay makukuha pa rin siya sa top 5 ng upcoming draft. Sa rank 3 ay yung 6'8 power forward na si Brandon Ganuelas-Roser. Halos walang makapigil sa poste kay Brandon sa PBA 3x3 dahil sa kanyang inside dominance at athleticism ay naging grand champion sa first conference ng PBA 3x3 ang Limitless. Kung itutuloy niya ang magandang laro na yan hanggang sa next conference ay baka i-consider na din siya sa top pick ng upcoming draft. Sa rank 2 ay ang 5'10 point guard na si Jason Brickman. Si Jason ang prospect na kahit anong taon ng draft sumali ay surefire top 5 pick. Kahit nga ngayon na medyo may edad na siya, ay di pa rin mag-hesitate ang mga PBA teams na kunin siya kahit pa sa top pick. Lalo pa ngayon na maganda ang nilalaro niya sa Taiwan at recently ay naparangalang T1 League Import of the Month. At ang best prospect pa rin natin sa upcoming draft ay ang 6'8 center na si Justin Baltazar. Sa desisyon ni Justin na laruin ang kanyang final year sa Lasal ay lumaki ang posibilidad na sumali na siya sa upcoming draft. Kaya't kung mapag-champion niya ang Lasal sa UAAP this season ay wala na ako nakikita ang dahilan para di siya ang maging first overall pick sa draft. Hopefully ay mag-start na ang UAAP and CAA at ang napapabalitang pagbabalik ng PBA D-League upang maraming prospects pa ang maipakita ang kanilang tunay na potensyal at mas mapataas ang draft stock. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room. Shoutout nga po pala sa ka-draft room natin na si Jeron Martinez.